Karagdagang 50 sentimos po ang bumungad sa mga mananakay ng jeep sa araw na ito matapos po magpatupad ng provisional fare increase ang LTFRB at kahapon po yan at ngayon po ay pinatupad. Ito pong fare increase na ito ay wala pong karagdaga matapos pong unang 4 na kilometro at ayon po sa LTFRB, kung sakali pong babalik sa 45 pesos ang presyo ng diesel, ay maaari pong bawiin nila ang karagdagang ito sa pamasahe. Pero sa ngayon po, ay mga jeep po ang binigyan nila ng pagkakataon na makapagtaas ng pamasahe. Pero umihirit din po ng dagdag pasahe ang mga taxi at bus na ayon po sa LTFRB, wala namang nakikitang basihan para pagbigyan po ito. Narito po ang report ni Ian Cruz. Ian? Yes, Diggy, ramdam na rin daw ng Philippine National Taxi Operators Association o Pintawa ang epekto nga nung patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at mataas na presyo ng spare parts. Mula roon noong taong 2003 ay nito nga 2010 lamang sila nakakuha ng dagdag pamasahe. Kaya hiling nga nila GDI ay gawin ng 50 pesos ang flag-down rate at yak-yak sa 450 ang singil sa susunod na 3 metro. Ang Metro Manila Bus Operators Association o MMBOA naman nais nang resolbahin ng LTFRB ang petisyong hinihain nila noon para itong taong 2007. Hindi kung kakatigan ng LTFRB ang minimum fare sa ordinary bus na 8 pesos ay magiging 12 pesos na habang ang 185 na single kada kilometro ay papalo na sa 250 mula 10 pesos naman na minimum fare sa aircon bus ay nais ng MMBOA na gawin itong 1450 at mula sa 20 kada susunod na kilometro ay magiging 3 piso na. Hindi bukod pa rito yung petisyon sa fare increase ng InterBOA noong isang taon. Pero hindi sa ngayon ang umihiral nga na minimum fare sa busa ordinary bus ay 10 pesos at 12 pesos naman sa aircon bus dahil nga may provisional fare increase din sa na itinatutupag sa hanay ng mga bus. At sa hanay naman ng FXDG, ang pinag-usapan na rin daw kung magkano ang hilingin nila ng fare increase. Isumita rin ito sa Office of the Transportation Cooperative na siya namang magpapa-approve sa LTFRB. Pero LTFRB na mismo ang nagsabi na wala pa sila nakikitang grounds para bigyan niya ng provisional increase ang mga bus at taxi. Hindi lang katulad sa mga jeep, DGI ay ang mga taxi at bus companies now ay nakakakuha pa ng diskwento sa langis at sa binibili nilang piyesa. Ang titiyak pa ng LTFRB, lahat ng petition para sa fare hike ay idaraan sa mga public hearing upang matiyak na pasa sa sektor ng transportasyon at sa mga commuters ang kanilang maging desisyon. DGI? Maraming salamat, Ian Cruz. At dahil nga po hindi kasama mga taxi drivers at mga bus, pati yung ibang mga FX sa fare increase na ito, ay inalam po natin yung kanilang mga pananaw kaugnay ng pagtaas ng pamasahe sa mga jeepney. At narito po ang kaninang mga pahayag nila sa aming panayam. Unfair kasi, diesel din, gumagamit din kami ng diesel. Bakit sila lang? Pati kami. Pero wala kaming magagawa kung yun ang ano na LTFRB. Jeep lang dapat taas ka. Tama lang din siguro sa kanila. Kasi mahal lang diesel eh. So, wala naman ako comment doon. Sa amin, kung hindi man kami tinasan, wala kami magawa. Kasi pataas din naman pamasahe namin. Mahirapan lalo yung manggagawa eh. Mga commuter namin. Mawawalan kami baka lalo pa sa iro. Pag itinaas pa. Sa akin, dapat sa bagay, mas mahirap sa mga jeepney driver na ang boundary, tapos diesel, sa mga kinikita nila langalin sa kumpara sa amin. Nga po tayo sa may bahagi ng EDSA at sa puntong ito ay kakausapin natin itong mga pasero mismo ng jeep kaugnay po ng naging pagtaas na 50 centimos sa pamasahe. Magandang hapon po sa inyo. Anong pangalan niyo po? Dante po. Mang Dante, ano pa sasabihin niyo dito sa 50 centavos na karagdaga sa pamasahe? Malaking bagay din po sa para sa jeepney kaya laging sweldo hindi pa tumataas. Opo. Pag pinang araw-araw na naiipon, marami din. Malaki din po 'yun. Opo. Eh yung problema ng sweldo saka yung bilihin tumataas. Oo. Yung sweldo hindi po tumataas. Okay. Yung bilihin lang po tumataas. Oo. Itong katabi niyo, kuya, ano masasabi mo dito sa pagtaas ng pamasahe 50 centimos? Para sa akin, okay lang. Dahil Malaking tulong din sa mga driver yun. Malaking tulong? Kasi tumataas din yung gasolina, crudo. Kaya kailangan din nila magtaas. Okay. Yun lang. Salamat. Anong pangalan mo? Nico. Thank you.
Sir, Manong, ano pong masasabi nyo dito sa, naramdaman nyo ba yung parang ginhawa kahit pa paano dito sa dagdag pamasahing ngayong araw? Ganun pa rin, sir, kasi yung bayad nila iba, utso pa rin eh. Oo. Bihira lang nagbibigay ng 850 eh. Parang hindi pa nila ganong alam. Oo. Apo. So paano ginagawa nyo? Sinisingil nyo na lang, naabol nyo? Ay, hindi na lang, napabayaan ko lang muna. Oo. Para at least si mga kanila. Ma-realize din nila yung abi, yan, nagtaas na ng 50 centavos. Okay. Hindi ko naman sila gina-porsige yung abi, magbayad dito sila ng 850. Apo. Okay. Maraming salamat po. Salamat po, thank you. At ito nga po, magkakaibang pananaw, tatlong katao, dalawang pasero at isang driver, yung isa o, si Mang Dante, sinasabi ho niya na ito'y malaki kapag naipon din araw-araw, 50 centimos nga naman kada araw o kada sakay, eh malaking bagay sa kanila, lalo't hindi nadadagdag yung sweldo. Yung katabi po niya na si Nico, eh okay lang para sa kanya dahil malaking tulong sa mga driver. Bagamat yung driver mismo na nakausap natin, sinasabi po niya na itong dagdag pasay, eh hindi pa alam ng karamihan at sa ngayon, eh hindi pa naman niya ipinupwersa yung paniningil. Bagamat hindi po niya nabanggit kung ito'y malaking ginawa para sa kanya bilang karagdagang kita dito sa kanyang pamamasada.